Hi, sir. Hello Yes, po. may know your location. Your name is Nelisa Lorraine. Ano pilida mo? Bausing. Bausing, Bausing. yes. Bausing po, sir. May know your location. San Mateo Rizal po. Yes, anong problema natin? Sir, magtatanong lang po ako, ano pong pwede nating isang pangkaso if yung kaaway po namin is pinost po ako sa Facebook? Anong pinost sa Facebook sa'yo? Mga paninira po, like, binaboy daw po namin yung bahay, tumanggap daw po ako ng pera sa tatay niya. So, Ano daw, basta marami pong paninira, sir, sa Facebook. nakalagay yung pangalan mo? Buong-buong pangalan ko, sir, pati po yung picture ko Okay. po. And then yung mga comment po, sir, pinagkukuha nila yung picture ko din. So, itong gagawin natin, ha? Sa first na nagagawin mo is yung lahat po ng mga post ng kalaban, yung nanaway sa'yo o maapi sa'yo, screenshot mo lahat yon. Screenshot Opo. mo, okay? Then kailangan sa screenshot nakalagay doon yung anong date. Kailangan may date kung kailan na post yon, kasi nakalagay naman siya. Pwede naman gagawin yun eh. So kailan Yes. na post yan, so kailangan screenshot mo. Then second, pwede kang magpupunta sa isang abogado, mag-file ng cyber libel. Okay, Opo, yung sir. Cyber libel, hindi yung ordinary case ngayon, unlike before, mas strict ang penalty ng cyber libel compared sa ordinary libel. So Yes, po, sir. yung isang news establishment nga, yung Rappler, na nagka-problema sila because of cyber libel. So yung cyber system natin, or cyber world natin, we should be also be responsible. So in this case, anong gagawin natin? So you go to a lawyer, Opo, but sir. Kailangan naka-attach mo na yung na-prepare mo na yung tinatawag niya screenshot to prove na may ginagawa laban sa iyo. And kailangan ma-prove mo na kung sino yung nag-post. Yung kaibigan mo ba? Kung sino yun? So, Yes po, sir. Noted po. Siya mismo okay. Ba talaga ang Paano nag-post? po yung mga nag-comment? Siya ba talaga ang nag-post? Yung kaibigan mo? Yung kilala mo? Yes po, sir. Okay. Lahat po nang nag-gather ko screenshot ng mo lahat personal. Yun. Screenshot mo muna lahat yun. Pagkatapos, you can call my number and makipag-appointment ka sa akin kahit mag-usap muna tayo sa Zoom, personal, or pupunta ka sa office ko, just call the number. Opo. And second na nagagawin natin is I need also to check kung ano pa talagang problema. So, mabasa ko naman yan. So, kailangan ko makita muna yan bago ako magbigay ng complete legal advice. Kasi unfair naman sa kalaban mo kung sabi ako ng advice tapos di pala yung totoong nakita ko. So, kailangan ko muna makita yung screenshot bago natin magbibigay tayo ng advice. But normally, yung mga ganyang kaso, pag may mga paninira, naka-post pa sa Facebook, sa YouTube, o ano pang mga social media dyan, that is cyber libel. Provided, may mga requirements. May mga requirements sa cyber libel, ha? Number one, kailangan yung biktima properly identified. Okay, nakapangalan, okay. Nandiyan yung mukha mo, or kahit hindi nakapangalan, kung binanggit ka, di-describe ka doon, tapos nakalagay yung description is tamang-tama, ikaw talaga yun. So that is properly identified. Okay. Second, it must be published. Kasi nakapublish kasi nakapost ka sa Facebook eh. So, public properly, pa. Public pa. Kahit nga, only friends, this is still publication. So, yes, so nakapublish. Third, may mga paninirang po yung ginagawa. So, that is, kailangan natin malaman yan. But kailangan i-prove muna natin na properly identified yung biktima. Second, there must be publication bago yung mga pinagsasabi laban sa iyo. Yung dalawa muna i-prove natin, pag nakompleto yung lahat ng requirement, pwede siyang mandemanda ng cyber libel, ha? But you need to go to a lawyer kasi unang gagawin diyan, gagawa kayo ng complaint affidavit, then naka-attach yung lahat ng mga evidence, then pwede tayong mag-file, pwede sa NBI kung gusto natin further investigation, or you can file directly to the office of the prosecutor where the alleged crime was committed. Pwede sa kung saan na publish or kung saan mo nabasa. Kung saan mo nabasa, pwede naman kung, for example, you are from San Mateo Rizal, then yung kalaban mo, nag-post siya, kahit nasa Quezon City siya nag-post, pwede mo i-demanda sa San Mateo Rizal. Basta provided, nung nabasa mo, nasa San Mateo Rizal ka. That is jurisdictional with respect to cyber libel. Okay? Okay, yes, thank you. Bye-bye. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me
landline within Metro Manila, 7-209-6203. I repeat po, 7-209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and vlogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.